Dear Kuya Bono, noong 2020 pa ako nahawa sa pagkikinig sa'yo, nahawaan ako ng katrabaho kong si Vina na tubong Baguio City. Mula noon, lagi nang nakapasak sa tenga ko ang earphone ko at kasama na lagi kita Kuya Bono habang ako'y nagbabanat ng buto. Sa halos lahat ng ending ng mga kwentong napakinggan ko, napapasana all ako. Sabi ko sa sarili ko noon, napakasaswerte naman ng mga taong ito. Ako kasi ay hindi masyadong naging paborable ang mundo sa akin, lalo noon. Maraming bagay ang ipinagkait sa akin. Nagtataka ako noon, bakit kaya naging madamot ang kaligayahan para sa akin? Nasa elementarya ako noon, sumakay kami ng barko. Kasama ko ang mama, papa at isang kapatid kong lalaki na si Kuya Lando. Galing kami ng Davao del Sur at dumating kami ng Maynila. Apat kami magkakapatid, Kuya Bono. Ako ang bunso. Sinundan ako ni Ate Belen. Sinundan naman ni Ate Belen si Kuya Martin at panganay nga si Kuya Lando. Sina Ate Belen at Kuya Martin ay naiwan sa Hagonoy. Ito ay isang maliit na bayan sa Davao del Sur. Doon kami sinilang at namulat sa napakatinding kahirapan. Sa aming apat na magkakapatid, Kuya Bono, ay nasabi kong ako ang pinakamaswerte dahil tuwing birthday ko lang nagkakaroon ng medyo maraming handa. Kasi dumarating lagi si Papa mula Maynila kung saan siya nagtatrabaho noon bilang personal bodyguard ng isang mayamang negosyante. December 25 kasi ang birthday ko, Kuya Bono. Pasko, kaya't nakakauwi si Papa dahil Christmas break niya at kaya din medyo may mga handa. Sabi ni Mama, ipinanganak nga daw niya ako na wala si Papa dahil nga nasa Maynila, kaya naman habang lumalaki ako ay tuwing Pasko ko lang nakikita ang aming ama. Nakamulatan ko din ang malubhang kasipagan ni Mama. Wala siyang trabahong inuurungan, Kuya Bono, kahit panlalaki pa yan basta't may kita. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagkasakit siya sa baga na siyang sanhi ng pagkamatay niya noong nasa Maynila na kami. Grade 5 lang ako nung iwanan kami ni Mama at ang pag-iwan niya sa akin ang naging simula ng mga dusa, pasakit at kapalpakan sa buhay ko. Grade 6 ako nung halos sabay na nagsipag-asawa si na Papa at Kuya Lando. Naunang nag-uwi ng babae si Papa, si Tita Aida, na sa una pa lang ay alam kong hindi ko na makakasundo. Palautos na akala mo kung sino. Nung una, pinakisamahan ko naman pero namihasa, kaya kapag wala si Papa, inaalmahan ko na. Unang sampal niya sa akin, Kuya Bono, hinayaan ko kasi nagulat ako, natakot. Pero yung pangalawang sampal niya, ginantihan ko ng tatlong hampas ng termos sa mukha niya, sabay takbo. Pag-uwi ni Papa, pinalo ako ng sintron sa puwet ko kaya't naglayas ako.
Marami na akong kaibigan nun, Kuya Bono, pero hindi lang ako masyadong sumasama sa kanila kasi kahit papano, ayoko sanang magaya sa kanila. Mga pariwara kasi sila, Kuya Bono. At hindi nagkulang noon si Mama sa mga payo niya sa akin na umiwas sa mga kagaya nila. Marami sa kanila, Kuya Bono, grade 5 pa lang ay hindi na virgin. Sinundo ako ni Kuya Lando sa bahay ng kaibigan kong si Princess nung maglayas ako. Sumama ako kay Kuya kasi malakas sa akin si Kuya. Malakas din ako sa kanya. Kasundo ko siya, Kuya Bono, at alam kong mahal niya ako. Sa kanya din ako hinabili ni Mama nung bago ito pumanaw. Kaaway din ni Kuya Lando si Tita Aida kaya kapag nandun si Kuya, kahit na nasa bahay din si Papa ay hindi ako makanti ni Tita Aida. Hindi kasi kayang almahan ni Papa si Kuya Lando na pagse-security guard naman ang naging trabaho. Kaya lang ilang buwan lang ang dumaan ay nag-asawa na rin si Kuya Lando. Ikinasal sila ni Ate Venus sa mass wedding kasama ng mahigit 200 pares ng nagpakasal. Sa bahay sila tumira nung una pero pansin kong hindi talaga gusto ni Ate Venus sa squatter at hindi rin niya kasundo si Tita Aida. Pero mabait at mapagpakumbaba si Ate Venus kaya hindi siya umaalma sa aming madrasta. Madalas mabanggit sa akin ni Ate Venus na mas gusto niya sa probinsya nila sa La Union. Kaya lang ay ayaw daw akong iwanan ni Kuya sa poder ni na Papa at Tita Aida dahil baka daw apihin lang ako. Kaya lang isang araw ay nagkagulo sa bahay noong bugbugin ni Tita Aida si Ate Venus na buntis pa naman noon. Alam kong lango na naman sa droga si Tita Aida noon. Tumakbo lang si Ate Venus sa kapitbahay kaya't hindi siya napatay. Pagdating ni Kuya Lando, pinagsasampal niya si Tita Aida. Nung dumating naman si Papa, nagsuntukan sila ni Kuya. Pero pagkatapos noon ay nag-iyakan silang mag-ama. Noon pa lang napilitang sumama si Kuya Lando kay Ate Venus pa uwi ng La Union. Pag-aaralan na lang daw ni Kuya ang magsaka para mabuhay sila. At yun nga, Kuya Bono, naiwan ako sa poder ni na Papa at Tita Aida. Pero nangako ako kay Kuya na hinding-hindi ako magpapaape kay Tita Aida. Sabi ko pa noon sa kanya, pareho lang kami iisa ang buhay. Swerte na lang niya kung maunahan niya ako. Alam kong hindi ako bobo, Kuya Bono, pero hindi ko talaga napagtuunan ng sapat na panahon ng pag-aaral ko. Idagdag mo pa yung hindi magandang atmosphere sa bahay kaya't madalas ay mga barkada ko ang kasama ko. Madalas din ako absent o mag-cutting classes. Ending tuwing closing ay puro pasang awa ang mga grades ko. Awa ng Diyos ay nakatapos naman ako ng high school at nakatuntong naman sa first year college. Hindi na rin ako magmamalinis, Kuya Bono. Grade 6 pa lang ay naisuko ko na rin ang pagkababae ko sa boyfriend kong si Darwin noon. Pagkatapos ni Darwin, marami pang sumurod hanggang sa pagtungtong ko lang ng 18, Kuya Bono, ay isa na akong literal na pokpok. Pero hindi ako naging pokpok, Kuya Bono, dahil makati o malandi ako, kundi dahil sa matinding kagipitan sa buhay. Nabaril si Papa. Salamat at nabuhay pero naparalisa. Hindi na makapagtrabaho. Si Tita Aida ay nagpapataya ng huweting noon pero halos sa kanya lang ang pera niya.
ginagamit lang niya sa sarili niya sa mga bisyo niya. Madamot siya at makasarili. Si Kuya Lando nakakatulong naman noon. Nakakapagpadala ng pero maliit lang dahil nakikisaka lang siya sa La Union at tatlo na ang anak nila ni Ate Venus. Nasa mahigit 2 taon Kuya Bono na ako ang bumubuhay at bumibili ng gamot ni Papa galing sa pinagpopokpokan ko. Ako din ang nagpapaligo sa kanya, naglilinis ng dumi niya dahil hindi nga makatayo. Kapag mag-isa'y umuusad-usad lang siya sa loob ng bahay. At ayaw ding gawin ni Tita Aida ang mga pag-aalagang iyon. Laging wala si Tita Aida sa bahay, magdamag sa sugalan. Isang madaling araw na umuwi ako galing ng club, ay nadatnan kong wala nang buhay si Papa. Lumaklak ng muriatic acid. Nabasa ko ang sulat ni Papa sa higaan niya. Magulo ang sulat, paling-paling, halatang pinilit lang niyang humawak ng ballpen. Patawad anak, magbago ka. Ayusin mo ang buhay mo. May karapatan daw si Tita Aida sa bahay kaya ayaw niyang lumayas kahit wala na si Papa. Malakas sa kapitan si Tita Aida, ewan ko kung bakit. Mahirap na lang magsalita. Walang araw na hindi kami nag-away at isang madaling araw na dumating ako ng bahay galing sa trabaho ko ay nakita ko sa gilid ng aming barong-barong ang mga sunod kong damit at hanger. Patakbo akong pumasok sa tulugan ko at nakita ko Kuya Bono na walang natira sa damit ko. Ang linis ng Durabox ko pati mga hanger ay nasimot. Nagsilakbo ang damdamin ko noon Kuya Bono, nagdilim ang paningin ko. Kinalampag ko ang pinto ng tulugan ni Tita Aida. Nagising siya, pinagmumura ako. Sinigawan ko din siya, sabi ko lumabas siya. Papatayin kita, hayop ka, adik ka, putang ina ka. Pero hindi siya lumabas. Sinaniban na ako ng demonyo noon Kuya Bono. Umalis ako bit-bit ang isang galon. Bumili ako ng gasolina at pagbalik ko'y tinalian ko ang pinto ng tulugan ni Tita Aida bago ko isinaboy ang gasolina sa dingding niya. Sinilaban ko yon Kuya Bono tsaka ako nanginginig na umalis. Sure ako noon na matutupok ang bahay kasama siya. Walang bintana ang silid niya at wala siyang lalabasan dahil tinalian ko ng alambre ang pintuan. Sa totoo ng Kuya Bono, natakot at nakonsensya din ako sa ginawa ko. Pero hindi na ako bumalik. Sabi ko noon, bahala na kung anong mangyayari. Umalis ako ng tondo, Kuya Bono. Nagpunta ako sa kaibigan kong si Leona sa Quezon City. Kasamahan ko dati si Leona sa club namin sa Ermita pero lumipat siya ng Quezon City. Sa club na rin nila ako sa Quezon City pumasok noon at nung una, nakikiharam lang ako ng damit sa kanya. Madali naman ang pera kapag may itsura ka sa aming trabaho, Kuya Bono, kaya't hindi nagtagal ay nakabili din ako ng sarili kong gamit. Umalis na rin ako kina Leona noon dahil hindi ako gusto ng nanay niya. Pinagseselosan yata ako dahil
Iba kasi makatingin sa akin ang tatay ni Leona. Lumipat ako sa inuupahang bahay ng mga bagong kaibigan at katrabaho din sa club na sina Liza at Mutya. Sila'y nangungupahan naman noon sa Commonwealth, Quezon City. Hindi rin nalalayo sa itsura ang lugar na yon sa squatter na pinanggalingan ko sa tondo. Yung bahay nila, isang maluwang na kwarto lang, kudrado at dalawa lang ang pinto. Pinto ng banyo at pinto sa harap. Pagpasok mo, yun na yun. May malaking carpet na luma na nakalatag, malapit sa dingding kung saan nakadikit naman ang medyo mahabang lababo ng kusina. Sa carpet na yun kami sasalampak lang kapag kakain. May mga upuan naman na monoblock pero wala kaming mesa. Kapag kakain para kaming mga Indianong mahirap, nakasalampak lang sa carpet, nakapaikot kami. Kapag matutulog naman ay naglalatag lang kami ng foam, tabi-tabi kami. Tabi-tabi rin ang mga Durabox namin sa isang dingding. May isang malaking salamin sa tabi ng bintana. Basag ang malaking salamin yon pero pinilit lang pinagdikit. Puno din ito ng sticker ng kung ano-anong produkto. Karamihan ay yung mga sticker ng baby powder. Hindi taga Maynila sina Liza at Mutya kaya't nangungupahan sila. Si Liza ay taga Bulacan at si Mutya ay taga Romblon. Mababait sila Kuya Bono, pero ang mga ugaling yon ay hindi mo makikita kung hindi mo sila kilala. At kapag nakita mo silang nakaayos, kontodo makeup, maiksing damit, akala mo yung mga taong pariwara lang sila, mga salot sa lipunan pero hindi. Dahil may kababaan sila ng loob at tapat silang kaibigan. Pareho din silang nag-asam na sana isang araw ay magbago ang buhay nila. Namangha ako sa pananaw nila sa buhay Kuya Bono. Dala din lang ng kagipitan at kawalan ng mataas na pinag-aralan kaya sila naligaw ng landas. Natutupa nga akong magsimba dahil sa kanila tuwing Linggo'y niyayakap ko sila dahil ang tino ng mga itsura o bihis nila kapag kami ay magsisimba. Mahabang damit na light lang ang kulay, manipis lang na makeup. Ibang-iba kami kapag magsisimba. Hanggang sa isang umaga Kuya Bono ay nangarap na rin ako na sana isang araw din makaalis din ako sa putikan. Kasama din namin sa bahay sina G at Nadia. Mga kaibigan lang sila nina Liza at Mutya. Sina G at Nadia ay hindi rin magkaano-ano. Sila din ay mga ulila. Si G ay tomboy, bakla naman si Nadia. Libre sila ng bahay at pagkain kapalit ng pagtatrabaho nila sa bahay. Pero si G nagmamaneho ng trike o padjak. Kasamahan niya sa ganong trabaho si Totoy na halos kapitbahay lang namin. Nung una, hindi ako makapaniwalang 14 anyos lang si Totoy kasi matangkad siya. Matangkad pa siya sa akin at maganda ang pangangatawan niya. Siksik sa laman dahil daw sa mabibigat na trabahong sinabakan niya bago siya nakabili ng sarili niyang trike na siya niyang pinapasada. Gaya ni Naji at Nadia, ulila na rin si Totoy pero may matandang babaeng kumupkup sa kanya na siyang tinatawag niyang Lola Merta. Si Lola Merta ay may anak na matandang binatang lasenggo at tambay na siyang madalas daw manakit kay Totoy. Siya si Kuya Magno. Nakadama ako ng awa para kay Totoy nung marinig ko ang bahaging yun ng kwento ng buhay niya mula kina G at Nadia. Salbahe daw talaga si Kuya Magno na anak ni Lola Merta.
Kahit daw tulog si Totoy, bigla na lang daw tatadyakan o bubuhusan ng ihi sa arinola. Tapos siya din ang paglilinisin. Mahal na lang daw talaga ni Totoy si Lola Merta kaya't hindi niya ito kayang iwanan. Wala na daw kasi siyang magulang at si Lola Merta na lang ang itinuturing niyang pamilya. 21 ako nun Kuya Bono, 14 lang si Totoy pero siya ang kauna-unahang lalaking nagsabi sa akin na iaahon daw niya ako sa putikan. Araw ng Linggo noon at kagagaling lang namin sa Immaculate Heart of Mary Parish Church. At dahil kasama namin ang tatlo, sina G, Nadia at Totoy ay namasyal na rin kami sa Memorial Circle. Nakaupo kami noon sa isang mahabang concrete bench at kumakain kami ng sorbetes noong biglang sabihin yun ni Totoy. Bagay sa inyo yung ganyang ayos oh, simpleng-simple. Para sa amin ni Naliza at Mutya ang salitang yun ni Totoy. Napalingon ako sa kanya sa sumunod niyang sinabi. Ikaw Carol, tumigil ka na sa trabaho mo. Ako na bahala sa'yo. Babaguhin ko ang buhay mo. Iaahon kita sa putikan. Natawa ako pero biglang sumabad si G at ang sabi niya, ang bilis mo tala. Akala ko baliligaw ko muna. Sa sinabi mo parang kayo na. Ay oo nga no. Ati Carol, matagal lang sinasabi ni Totoy na crush ka niya. Sabad naman ni Nadia na bakla kasabay ng pag-akbay at paghagod niya sa likod ko. Paano mo naman yun gagawin Totoy ay nagpapadyak ka lang naman? Tanong naman ni Liza pero nakangiti. Kaya ko yan. Pero syempre, simpleng buhay lang ang kaya kong ibigay muna kung papayag siya. Toy, okay lang naman sa akin ang simpleng buhay basta tahimik eh. Kaya lang, ang bata mo pa. 7 taon ang tanda ko sa iyo. Wala yun, Carol. Walang edad-edad sa akin. Sagutin mo lang ako, patutunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Yung pagkaka-raid ng club at pagkakakulong namin ng 2 gabi Kuya Bono ay tila naging hudyat ng inaasam naming pagbabago sa buhay namin. Sa kulungan pa lang matapos kaming mag-iyak ang 3 sa isang sulok ng selda, ay nabanggit na ni Liza na kung gusto daw namin ay umuwi na lang kami sa kanila sa Bulacan. Doon na lang daw kami magbagong buhay. Maagang nabiyuda si Liza Kuya Bono. Kade-18 lang daw niya nung magpakasal sila ng asawa niya ngunit nakagat ito ng ahas at namatay. Mayroon daw silang maliit na bahay sa loteng minana ng asawa niya pero nasa liblib daw na baryo ng San Miguel, Bulacan. Nung umalis siya ng Bulacan ay tinirhan daw yon ng nakababatang kapatid ng asawa niya pero umalis din ang mga ito dahil nagpatayo sila ng sarili nilang bahay sa barangay ding yon. Kaya't noon ay wala nang nakatira sa dating bahay ni Naliza at nang namatay niyang asawa. Ang tanong ni Mutya noon, anong magiging trabaho natin doon? Paano tayo mabubuhay doon? May konti akong ipon. Magtatayo na lang ako ng sari-sari store. Sagot ni Liza, ako, marunong kong manahe. Bibili na lang ako ng makina. Mabilis na namang tugon ni Mutya. Eh ikaw Carol, anong alam mong trabaho? Tanong sa akin ni Liza. Eh wala, pero hindi ako magiging pabigat sa inyo. Didiskarte din ako. Anong diskarte Carol? Magbabagong buhay na nga tayo, di ba? Tanong ni Mutya. Eh hindi ganang diskarte ang sinasabi ko Mutya. Basta kaya ko din yan. Naalala ko ang mama ko. Lahat kaya niyang gawin dahil masipag at malakas ang loob niya. Kahit trabahong panlalaki sinasabakan niya. Patutunayan ko sa inyong dalawa. Anak ako ng mama ko. Maanak ko sa kanya.
Noong makalaya kami, Kuya Bono, pagdating namin ng bahay ay nag-impake na kami. Umalis lang saglit noon si Liza upang singilin ang pautang niya pero hindi siya nakasingil. Sa makalawa pa daw magbabayad ang pinautang niya, hintayin na daw namin. Kinagabihan, alas 7 pa lang ay dumating sina Totoy at G. Samantalang marami pang sumasakay kapag ganung oras. Diretso si Totoy sa akin at ang sabi, "Ba't ka sasama sa kanila? Dito ka na lang, Carol. Bubuhayin kita." Napatitig ako sa mukha ni Totoy at naaninag ko ang kagwapuhan niya sa likod ng sunog niyang balat at ilang peklat sa mukha niya. "Mahal na mahal kita, Carol. Sana huwag mo akong iwanan." Hinayaan kong hawakan niya ang kamay ko. Idinampi pa niya sa pisngi niya ang kamay ko. Tsaka muling kinulong sa mga palad niya ang palad ko. Tsaka ulit niya sinabing, "Sige na please, Carol. Huwag ka na sumama sa kanila. Dito ko na lang. Ikaw ang inspirasyon ko eh. Ito'y napakabata mo pa. Tatanda din ako, Carol. Kung yung edad ko ang problema mo, taon-taon na dadagdagan naman. At saka kahit bata lang ako, masipag ako at totoo yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi kita pababayaan." "Ay nako, tama na yan. Samahan mo muna akong bumili ng pagkain." Hila sa kanya ni Jay. Noong gabing yun, Kuya Bono, liban kay Liza ay nasa bahay lang kami. Umalis si Liza dahil may customer siyang tumawag. Sabi niya, last na daw yon at sayang pa ang kikitain niya. May nag-text din akong customer noon pero inagaw ni Totoy ang cellphone ko. Binura niya ang text message at saka niya blinak. At ang sabi, "Tama na yun, Carol. Lubayan mo na yung trabaho yun." Pagkakain namin, Kuya Bono, ay nakatulog sa tabi ko si Totoy, bagay na ipinagtaka ni G. "Ngayon ko lang nakitang tulog yan, Ate Carol." "Ha? Bakit? Ilang taon na ba kayo magkaibigan?" "Matagal na. Supot pa kami noon, magkaibigan na kami." Biglang humagalpak ng tawa si Nadia. "Talaga? Naranasan mo maging supot, Ginaline? May nota ka?" Agad naman siyang sinagot ni Ginang, "Eh, ikaw, Nardo, may pekpek ka?" Natatandaan ko rin yung mga biruan sa bahay. Kadalasan kapag nakasalampak kami sa carpet at kakain, minsan noon ay kumain kami ng lugaw na may itlog. Kinantsawan noon ni Nadia si G, ang sabi, "G, buti pa ang lugaw may itlog." Minsan naman noon ay nagluto si Mutya ng kari-kari. Katulong niya noon sina G at Nadia. At noon ay gumanti naman si G kay Nadia nang sabi, "Nardo, buti pa ang kari-kari, no? May mani." Kinaumagahan noong unang pagkakataong nakatulog sa tabi ko si Totoy, pagmulat ko ng mata ko'y wala na siya sa tabi ko. Pagtingin ko sa mga katabi kong nakahilera ay napansin kong wala pa si Liza, bagay na ikinakaba ko lalo na nung tawagan ko ang number niya ay cannot be reached ito. Mabilis kong ginising si Mutya. Siya naman ay ninerbiyos. Kay bilis niyang bumangon, pumasok ng banyo at paglabas ay diretso sa Durabox niya at nagbihis. "Hahanapin ko si Liza," sabi niya. Lumipat siya sa harap ng basag na salamin at pagkatapos nun ay, "Carol, halika." Tawag niya sa akin sabay turo sa salamin. Agad ko din nakita ang nakasulat sa salamin gamit ang lipstick. Ang nakasulat ay, "Carol, mahal na mahal kita. Magpapakamatay ako kapag umalis ka."
Pareho kami nang nasa isip ni Mutya. Si Totoy ang nagsulat noon sa salamin. Pero ang sabi ni Mutya, kausapin mo nalang ng masinsinan. Mahal ka talaga ng batang yun, Carol. Dito muna kayo. Alam ko kung saan ko pupuntahan si Lisa. Kilala ko si Mike Era na tumawag sa kanya. Tarantado yun. Baka kung ano nang ginawa niya kay Lisa. Tatawagan kita kung kailangan ko ng tulong. Masaba ang kutob ko, Carol. May binugbog na kasing GRO si Mike Era noon. Pagdating ni G, huwag mo munang paalisin para may kasama kang pupunta sa presinto kung kailangan natin ng pulis. Nagmamadali at kabadong sabi ni Mutya. Makaraan ng kalahating oras ay nag-ring ang cellphone ko. Kaagad ko itong sinagot. Mutya, sambit ko kaso boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. Nung tingnan ko ang screen ng phone ko, Kuya Lando ko pala. Ako to, Leleng. Narinig ko sabi niya. Leleng kasi ang palayaw ko, Kuya Bono. Nung una, Lina, dahil nga sa Carolina. Hanggang sa naging Ling at naging Leleng na lang. Leleng, huwag ka munang uuwi sa Tondo. Wanted ka dun. Bakit, Kuya? Namatay ba si Aida? Hindi naman. Nakaligtas siya kaso may mga nadamay na kapitbahay sa sunog na ginawa mo. Paano mo nalaman, Kuya? Si Arden, yung barkada ko doon, nag-text sa akin. Huwag na daw tayong pupunta doon dahil baka kuyugin tayo ng kapitbahay. Oo, Kuya. Lilipat na kami sa San Miguel, Bulacan. Kasama ko ang mga kaibigan ko. Magbabagong buhay na kami. Mabuti kung ganun pangga. Pero ano kaya kung dito ko nalang umuwi? Dito ko nalang mag-asawa. Maraming binatang magsasaka dito. Mababait at masisipag pa. Tsaka na, Kuya. Wala pa sa isip kong mag-asawa. Tsaka ayokong iwanan mga kaibigan ko. Eh di sige. Mag-ingat ka lang lagi, ha? Alam mo, nag-iipon ako ng pera para makauwi tayo ng Davao. Makita lang natin mga kapatid natin doon. Oo, Kuya, ako din. Sisikapin kong makapag-ipon. Gusto ko din makasama sina Ate Bilan at Kuya Martin. Eh sige, Leleng. Alagaan mo ang sarili mo, ha? At kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang sa akin. Kahit ano, gagawin ko para matulungan kita. Mahal kita, bunso. Mahal din kita, Kuya. Pagkatapos namin mag-usap ni Kuya Lando ay bigla na lang akong napaiyak. Hindi ko maintindihan, Kuya Bono, pero parang ibang-ibang pakiramdam ko noon. Parang bago lang din sa akin yung paligid ko. Yung pagpasok ng liwanag ng araw sa bintana ay parang noon ko lang nakita. Palibhasa nga, kay tagal na panahong madaling araw na ako umuuwi, matutulog mo ang araw at paggising ko'y gabi na ulit. At ang sikat o liwanag ng araw ay kay tagal ko nga hindi nakita. Nayakap po din si Liza nung dumating siya kasama si Mutya pero groggy siya. Drinoga daw siya ni Mike Era. Demonyong yun. Maghapong tulog si Liza noon. Gabi nung dumating ang anak ng nakautang sa kanya at sinabing hindi pa daw ito makakabayad. Dadagdagan na lang daw niya ang interes pero 5 araw pa ang hiniling na palugit. Si Mutya rumakit pa rin ng ilang gabi. Ako'y nagtangka ding umalis nung may nag-text na customer sa akin. Nakabihis na ako nung dumating si Totoy at para siyang batang nagwala. Sinara niya ang pinto at hindi siya umalis doon. Hindi daw ako makakalabas. Nung mainis ako, Totoy, ano bang karapatan mong pigilan ako? Hindi kita asawa at hindi kita magiging asawa dahil bata ka. Sigaw ko sa kanya nung panay na ang miss call ng customer ko. Talaga? Ayaw mo sa akin? Oo, ayaw ko sa'yo dahil bata ka. Eh di sige. Sagot niya sabay takbo sa lababo at kinuha ang kutsilyo. Kala mo nagbibiro ako? Magpapakamatay ako. Sigaw niya pero mabilis siyang nilapitan ni Nadia at tinangkang agawin ang kutsilyo pero malakas si Totoy. Agad sumadsad si Nadia sa dingding nung itulak siya nito.
Noong akmang itatarak na ni Totoy ang kutsilyo sa tiyan niya, ay nilapitan ko siya. Totoy, huwag. Halika, mag-usap tayo. Noon, Kuya Bono ay umiyak siya nang sabi, "Di ka man lang naawa sa akin. Di ka man lang maawa sa akin, Carol. Mahal na mahal kita. Sa akin, walang nagmamahal. Mahalin mo naman ako. Para mo nang awa. O sige, mamahalin na rin kita. Basta huwag kang ganyan, Toy. Kung talaga mahal mo ako, umayos ka. Para kang bata talaga eh. Mahal na mahal nga kasi kita. Ayokong bumalik ka sa trabaho mo." "Eh paano nga? Nakatambay lang ako dito. Nagiging pabigat ako kinamot siya. Bibigyan kita ng pera. Intayin lang natin si Jay. Sa kanya ko pinapatago ang pera ko kasi kinukuha ni Kuya Magno." "Huwag na, Toy. May pera pa naman ako." Sabi ko, pero bigla niya akong niyakap at muli ay narinig ko ang mga salitang, "Mahal na mahal kita." Kinagabihan, Kuya Bono ay nakatulog ulit siya nang maaga na hawak ang kamay ko. Napansin na naman yun ni G. "Nagiging antukin yan kapag kasama ka, Ate Carol." Nakangiting sabi ni G. Kami lang apat ang nasa bahay noon dahil lumabas sina Liza at Mutya. Hindi naman ako makatulog kaya't alauna ay gising pa ako. Nagising din si Totoy at niyakap ako. "I love you." Bulong niya. "Matulog ka ulit, alauna pa lang." Sabi ko, "Ang sarap matulog kapag kasama kita." Narinig kong bulong niya. Sabi nga ni G, "Antukin ka daw kapag nandito ka." Ewan ko ba? Kapag kasama kita, pakiramdam ko, walang mangyayaring masama. "Carol, sana habang buhay na tayo magkasama." Alam mo, Kuya Bono, mahal ko na din si Totoy noon pero hindi bilang boyfriend, kundi parang nakababatang kapatid lang. Isa pa, naaantig din ako sa idea na may taong handang magpakamatay kapag nawalay ako sa piling niya. Kaya naman naging napakahirap ng paliwanag naming magkakaibigan sa kanya noong kailangan na naming umalis papuntang Bulacan. Kahit pa ulit-ulit kong sinabi na huwag siyang parang bata, iyak pa rin ang iyak at ayaw bitawan ng kutsilyo. Hanggang sa naisipan ni Lisa ang sabihing, "Ganito na lang, Toy. Sumama ka sa amin papuntang Bulacan para malaman mo kung saan kami nakatira. At kapag may time at pera ka, dumalaw ka sa amin." "Ayoko. Kayo na lang kasi umalis. Huwag nyo nang isama si Carol." "Toy," sabi ko naman sabay hawak sa kamay niya, "magbabagong buhay na ako dun. Magiging iba na ako. Simpleng-simple kagaya ng gusto mo. Dito kasi kahit ano pang gawin ko, ganun pa rin ang tingin ng mga tao sa akin. Baka lalo pa nila akong lalaitin kapag nalaman nilang may relasyon tayo. Kasi nga, Totoy ka pa talaga. Hayaan mo na akong sumama sa kanila at hihintayin na lang lagi kita kapag dadalaw ka." Noon, Kuya Bono ay parang nawala ang alboruto sa mukha ni Totoy. Kasunod noon ay niyakap niya ako at ang sabi, "Sige, mag-iipon ako ng pera para madalaw kita lagi. Mag-aaral din ako mabuti. Basta ipangako mo, ha, hindi ka magmamahal ng iba doon. Ako lang dapat ang mahal mo. At balang araw, kapag binata na talaga ako, pakakasalan kita at magsasama na tayo bilang mag-asawa." Thank you.
Ang nakapagtataka, Kuya Bono, inaasahan kong tuksohin ako ni Naliza at Mucha dahil kay Totoy, pero wala akong narinig sa kanila. Hindi sumama sa amin si G. Tumira siya sa isang kaibigan niya. Si Nadia ang sumama sa amin. Nakakapanibago sa una sa barangay ni Naliza. Talagang liblib at sa purok namin ay kokonti lang talaga ang bahay. O baka nanibago lang talaga ako dahil laking squatter ako. Dikit-dikit ang mga bahay doon. Sa gabi, tunog ng mga insekto ang maririnig mo dahil sa katabing bukid. Kapag katatapos ng ulan, mabibingi ka sa ingay ng mga palaka. Maliit lang ang bahay ni Lisa. Kalahating hollow blocks ang dingding, ang kalahati ay yari sa buho. May isang kwarto pero wala ding papag kaya't naglalatag lang din kami sa simento. Ang kubeta nasa labas ng bahay. Poso ang tubig na mabuti na lang at hindi naman mahirap timbahin. Nagpatayo ng sari-sari store si Lisa. Maliit lang pero pinuno niya ng paninda. Bumili naman si Mucha ng makinang pantahe at nagpaskil siya sa harap ng tindahan ni Lisa ng karatula para sa mga nais magpatahi o magparipir. So ayun, at least may mga hanap buhay na sila. Kami ni Nadia ang naging assistant nila noong una. Hanggang sa isang araw na kasama ko si Lisa na nanindahan ng paninda niya, may nagbibigay ng papel para sa anunsyo ng special training para sa paggugupit at pagme-makeup kasama na rin ang pagmamanicure at pedicure. Isang buwang training yon, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Noong ding araw na yon ay nagpunta ako sa munisipyo at nagpa-register ako. Noong sumunod na linggo ay nagsimula na rin ang klase at training namin at makaraan ng ilang linggo ay pagsusulit na. May mga hurado na huhusga sa trabaho namin. Kailangan namin kumuha ng gugupitan, lalaki at babae. Si Mucha ang isinama ko para gupitan at nagharap na lang ako ng lalaki sa palengke. Ang lalaking nakuha ko ay si Warner na isang engineering student noon. Fifth year na pero 24 years old na. At hindi ko inaasahan, Kuya Bono, na kung gaano nagustuhan ni Warner ang gupit ko sa kanya, ay siya rin palang pagkagusto niya sa gumupit sa kanya. Ako. Kinuha ni Warner ang cellphone number ko nung matapos ko siyang gupitan. Wala pang 5 minuto mula nung umalis siya ay nag-text na siya. Nagpasalamat at sinabi pang gusto daw niya ako maging kaibigan. Hindi ko siya na-replyan kaagad noon dahil nagsasalita ang mga humusga sa performance namin. Gabi na nung maharap ko ulit ang cellphone ko pero unang bukas ko ng pinakambagong message ay ganito ang nabasa ko. Miss na kita. I love you sagad-sagad. Napakunot noo ako. Bakit ka ako ganun kabilis? Baliw ba siya? Sabi ko pa. Liban sa message na yon ay marami pang text hanggang sa nalaman kong hindi pala siya si Warner. Dahil ang text ni Warner ay nasa bandang ibaba. Ang text pala na yon ay mula kay Totoy. Tinawagan ko si Totoy at ang unang salitang narinig ko sa kanya ay, "Baby ko. Baby ko ka dyan. Ikaw ang baby pa." "Hindi na. Baby na kita." "Kaninong cellphone yung gamit mo?" "Sa akin, binili ko kanina lang, 200. Luma na to pero may flashlight." "Kumusta ka na, baby ko?" "Okay lang ako. Ikaw, pumapasok ka ba lagi sa school mo? Baka naman ngayong may cellphone ka na, hindi ka na makapag-aral mabuti." "Hindi ah, 2 number lang nandito eh. Number ni G at number ng asawa ko." "Ay nako Toy, mag-aral ka mabuti. Para din yan sa'yo, para sa atin baby ko." "Oh sige, basta mag-aral ka at mag-iingat ka palagi ha." "Oo baby ko, basta ikaw tandaan mo ha."
huwag na huwag mong kakalimutan. Mahal na mahal kita. Hinayaan kong manligaw si Warner. May motor siya, Kuya Bono, kaya't noong mapasok ko ng trabaho sa parlor sa bayan, ay hinatid niya ako pa uwi kaya't sa umaga nila ako namamasahe. Noong taon na yun ay gagraduate na siya at hiling niya sa akin na regalo ko daw sa kanya ay ang matamis kong oo. Sumapit ang graduation niya pero hindi ko siya sinagot dahil hindi niya ako kilala. Hindi niya alam ang dati kong buhay. Talaga sigurong kulang pa. Text niya noong gabing nagsa-celebrate sila sa bahay nila dahil sa graduation niya. Alin ang kulang pa? Yung effort ko sa panidigaw sa'yo. Warner, engineer ka na. Makakahanap ko ng babaeng bagay sa'yo. Binabusted mo na ba ako niyan? Eh, hindi sa ganun, Warner. Ramdam ko lang talaga na alangan ako sa'yo. Ay nako, ayan na naman tayo sa dramang yan. O sige na, hindi na muna kita kukulitin. Ihintayin ko na lang yung time na handa ka nang tanggapin ako bilang boyfriend mo. Hindi na ako magmamadali, tsaka sa totoo lang, Carol, hindi pa ako engineer. Magre-review pa ako para sa board exam, mag-e-exam pa, at kapag pumasa, tsaka pala ako magiging engineer talaga. Ibig sabihin, medyo magiging busy muna ako sa mga susunod na buwan. Pero pagkatapos ng board exam at pumasa ako, humanda ka dahil kakaririn ko na ang pandiligaw sa'yo. Bago magmahal na araw ng taong yun, Kuya Bono, ay dumating sina G at Totoy. Nagulat ako dahil lalo pang tumangkad si Totoy. Hanggang baba na lang niya ako. Samantalang 15 anyos pa lang siya noon. E di ayun, kawawang bata, feeling niya kami talaga. Hindi naman siya nagsasamantala, Kuya Bono. Iyakap at halik sa pisngi lang naman ang ginagawa niya kapag nagkakatabi kami sa pagtudog. Nung sumapit ang Pasko ng taong yun ay pinilit ni Totoy ang umuwi sa amin sa Bulacan kahit na mag-isa lamang siya dahil daw Pasko at birthday ko. Dalawang bestidang mahahaba ang palda at manggas ang regalo niya sa akin. Binili daw niya sa ukay. Bagay daw sa akin ang ganong damit. Napaka-konserbatibo ng design. Pinilit pa niya akong isukat ang mga damit na yon. Nung maisuot ko yung isa ay kinuha niya ang kamay ko at saka niya ako sinayaw-sayaw. Walang tugtog, Kuya Bono. Kumakanta lang siya habang nagsasayaw kami. Yung kantang Baby Ko yata ang pamagat. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan ang tamis ng iyong pagmamahal? Ako ba iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa Noong sumunod na taon, sinundo ako ni Kuya Lando at natuloy kami ng uwi sa Davao del Sur dahil pakiusap yun ni Ate Belen na noon ay nakaratay sa ospital dahil din sa sakit sa baga. Gusto daw niya kaming makita.
May asawa at dalawang anak na si Ate Belen noon. Ang mister niya ay construction worker sa Saudi Arabia, pero mahirap pa rin sila. Pinakiusapan ako na Ate Belen na samahan ko muna silang mag-iina, total ay wala pa naman daw akong pamilya. Naawa naman ako sa kanya Kuya Bono pati sa mga anak niyang maliliit pa, pero napapabayaan kasi niya dahil hindi naman niya kasundo ang biyanan niyang butangera. Umiiyak sa cellphone si Totoy nung malaman niyang nasa Davao ako. Bakit daw hindi man ako nagpaalam sa kanya? Umuwi na raw ako. Para ka namang bata eh. Ba't ba umiiyak ka pa? Para kang hindi lalaki. Ikaw lang nakakapagpaiyak sa akin, baby ko. Kahit binubugbog ako ni Kuya Mando, kahit napapaaway ako sa mga mas malalaki sa akin, hindi ako umiiyak. Umuwi ka na please. Oo, uuwi ako, pero hindi pa ngayon. Kailangan ako ng ate ko dahil may sakit siya. Sige, ayaan mo. Ipagdadasal ko ang ate mo na gumaling na siya para makauwi ka na. Marunong kang magdasal? Oo naman. Tinuruan ako ni Lola. At saka tuwing Linggo nagsisimba kami ni G. At lagi kitang pinagdadasal, baby ko. Okay, salamat. Pero ipagdasal mo rin ang sarili mo at ang Lola mo. Oh baby, pinagdadasal ko din lagi si Lola kasi may sakit din siya. Pero baby, totoo ba ang dasal? Totoo bang pagbibigyan ng Diyos yung dasal natin? Natigilan ako sa tanong na yun ni Totoy. Natanong ko din ang sarili ko. May kay ba ako nasagutin ang tanong na yun? Baby, di ka na sumagot. Siguro, Toy, tiwala lang. At saka, Toy, kailangan mo din siguro maging mabuting tao para pakinggan ka ng Diyos. Kasi kung masama ka, baka hindi ka niya pansinin. Ganun ba yun? Siguro lang. Kasi, Toy, hindi naman ako relihiyosa. Hindi rin ako pala simba. Yung buhay ko, naging masaklap naman at parang hindi naman naging mabait sa akin ng Diyos kasi nga, masama ako nun. Pero nagbago ka na, baby. Mabuti ka na ngayon. Oo. Nagbago na ako. O, diba? Basta baby, sa akin huwag kang magbabago ha. Ikaw ang inspirasyon ko. At alam mo, marami na akong pangarap para sa ating dalawa. Sana huwag kang maiinip ha. Sana baby, maghintay ka. Hindi ako naghintay, Kuya Bono. Hindi ko sinadyang maghintay. Pero wala talagang dumating na lalaking pwede kong ibigin. Si Warner naman, nung pumasa ng boarding exam, nakalimutan na rin ako. Hindi ako nang hinayang kasi nga, hindi naman talaga ako bagay sa kanya. Apat na taon at pitong buwan ako sa Davao del Sur, Kuya Bono, dahil ang bayaw ko'y pa-extend ng kontrata. Noong gumaling at tumaba na ang Ate Belen ko ay nagpasya na rin akong umuwi dahil kasal pa ni Mutya. Nakapag-asawa siya ng isang magsasaka na may napakabuting pamilya. Noong kasal ni na Mutya at Daniel ay dumating din sina G at Totoy. At sobra akong nagulat kay Totoy dahil mamang-mama na siya. Ang tangkad at ang kisig niya at bagay sa kanya ang gupit sundalo niya. Nagtitraining na siya noon, Kuya Bono, sa pagsusundalo. At ewan ko kung bakit bigla-bigla ay crush ko na rin siya. Hindi na kasi talaga siya bata, Kuya Bono. Uso na ang Facebook noon pero pareho kaming walang account kaya nabigla talaga ako sa itsura niya. Nagtitext at nagtatawagan pa rin naman kami nung nasa Davao ko pero dumalang lang noong nagtitraining na siya. Yun ang sabi niya sa akin nung tanungin ko kung bakit madalang na siyang magparamdam. Kaya lang
Mula kay G ay nalaman ko ang totoong dahilan. May girlfriend na pala si Totoy. Nasaktan ako sa kwento ni G at napansin ko ding hindi na dumidikit sa akin si Totoy. Pangiti-ngiti lang, patango-tango. Kahit nung umuwi na sila matapos ng kasal ni Mutya ay hindi rin kami gaano nakapag-usap. Tinanggap ko na lang Kuya Bono kahit masakit dahil sa wakas ay gusto ko na nga din siya. Kahit 7 taon ang tanda ko sa kanya na hindi naman na gaanong halata. Pero yun nga, may mahal na siyang iba, kaya ano pang gagawin ko, diba? Tinanggap ko na lang, nag-move on na lang ako. Hindi na siya nag-text mula ng kasal ng Mutya. Hindi na rin ako nag-text. Nagtrabaho na lang ulit ako sa parlor. Inabala ko na lang sarili ko sa trabaho dahil gusto kong para sa plano ko makapagtayo ng maliit na parlor sa baryo. May boyfriend na noon si Liza. Kabarangay din niya pero binata kasi. At iniintindi ni Liza yung sasabihin ng ibang tao kasi kasal na siya sa unang asawa niya. Wala na sa amin noon si Nadia dahil nakatagpo siya ng British na boyfriend sa internet at kalaunan ay sumama na ito sa UK. Makaraan ng mahigit 1 taon, nagpapatayo na ako ng maliit na parlor sa tabi ng tindahan ni Liza. Nagpunta ako sa bayan noon para i-follow up ang order kong yero. Pero pagbalik ko ng bahay ay may lalaking tumutulong sa paghahalo ng simento. Nagulat ako nung mapagsino ko siya. Si Totoy. Nung makita niya ako, mabilis siyang pumasok ng bahay at paglabas niya ng pinto ay may hawak siyang isang palumpon ng kulay pulang rosas at isang maliit na box. Lumapit siya sa akin at nung nasa harap ko na siya ay lumuhod siya at ang sabi, "Carol, will you marry me?" Mag-iinarte pa ba ako, Kuya Bono? Pinakasalan ko siya. Ganap na siyang sundalo noon at kagagaling lang niya ng destino. Nagbakasyon lang siya noon. Inasikasa na namin ang mga papeles namin noon, then bumalik din siya sa destino. Pero after 7 months ay umuwi siya para pakasalan ako. Doon na kami kina Liza ikinasal. Simpleng kasalan lang. Hindi ako nagsisi sa pagpapakasal ko kay Totoy dahil sobra siyang mapagmahal at maalalahanin. Nung magbuntis ako, panay ang tawag niya, panay ang paalala. Nung malaman niyang lalaki ang baby sa sinapupunan ko, ang sabi niya, Odie Murphy daw ang ipapangalan namin sa panganay namin. Saan mo naman nakuha ang pangalang yan? Ang ganda naman. Napag-aralan naman sa training baby ko. Si Odie Murphy ang pinakamagaling na sundalo ng World War II. Okay, ikaw ang masusunod. At saka, gwapong-gwapo talaga ang pangalang yan para sa baby natin. Kasing gwapo mo baby ko.
Makaraan ng isang taon, Kuya Bono, ay nag-loan siya para makapagpatayo kami ng bahay sa katabing lote ni Liza. Maliit at simpleng bahay lang, Kuya Bono, na hindi naman natapos dahil sa masamang nangyari kay Totoy. Akala ko noon, Kuya Bono, ay tapos na ang mga kamalasan sa buhay ko, pero umariya na naman ang kamalasan noon pang mismong araw na nagle-labor ako sa ospital. Napaanak pa ako bigla dahil sa tawag na yun na sinagot ni Liza. Patay na raw si Totoy. Namatay daw sa engkwentro. Ang dami ko nang pinagdaan ng pagsubok sa buhay ko, Kuya Bono, pero yung nangyari kay Totoy ang sobrang gumupo sa akin. Ang tagal kong pinaglabanan ng lungkot. Kung hindi lang dahil sa anak kong si Odie, baka hindi ko nakayanan ng depresyon. Salamat din kina Liza at Mutya na hindi talaga nagkulang para alalayan at alalahanin kaming mag-ina. Sa totoo lang, nakita ko sa kanila, kina Liza at Mutya, na kung gaano ako nasaktan sa pagkawalan ni Totoy, ganun din ang sakit na naranasan nila. Hanggang sa tagal ng panahon, Kuya Bono, kalaunan ay natanggap ko na rin wala na talaga sa amin si Totoy. Lumaki namang malusog at mabait ang anak ko. Makulit nga lang at pilyo kung minsan. October 2021 last year lang, Kuya Bono, nung maisipan ko mag-abroad para maituloy ang pagpapagawa sa bahay namin na nasimulan ni Totoy. Grade 4 na noon si Odie, pero tinatagan ko ang loob ko, Kuya Bono, kahit na iyak siya ng iyak. Tuwing iiyak man naman, naaalala ko ang tatay niya. Dahil pareho sila ng style sa pag-iyak. Pikit mata, iniwan ko ang anak ko. Matindi ang tampo niya sa akin noong una. Ayaw niya akong kausapin kapag nagbibideo call ako kay Liza. Nung lumaon, napatawad din niya ako at ngayon ay okay na kami. Hindi pa rin ako kampante, Kuya Bono, kasi wala siya sa tabi ko. Sabi ko, ipasundo ko na lang siya sa Tito London niya. Doon muna ako siya mag-aral sa La Union, pero ang sagot niya, "Wag na, Mami. Dito na lang ako kasi kawawa naman si Mama Liza. Wala siyang kasama dito." Mama ang tawag niya kina Liza at Mutya, Kuya Bono. Kasi talagang kasama ko ang dalawang best friends ko sa pagpapalaki sa kanya. November this year, Kuya Bono, ay uuwi na rin ako. Pipilitin ko dahil hindi pwedeng wala ako sa kasal ni Liza. Sa wakas kasi ay naipaglaban na nila ang pag-iibigan nila ni Roxon. December 18, 2022 ang petsa ng kanilang kasal. Alam mo, Kuya Bono, sa mga narinig kong kwento, talagang napapasa na all ako lagi. Pero sa tingin ko, wala pang kagaya nitong kwento ko dahil sa mga taong naging bahagi nito. Si Mutya na tumakas sa ampunan dahil minomolest siya ng isang lesbianang madre. Pero nakilala ko at naging mabuting kaibigan ko. Si Liza na kay agang na byuda. Si G na hanggang ngayon ay hindi kilala ang mga magulang niya. Si Nadia na itinakwil dahil sa kasarian niya, pero ngayon ay nagpapakasasa sa masarap na buhay sa Ireland. At syempre, ang asawa ko ngayon ay kapiling na rin sa kabilang buhay, ang kanyang ama't ina. Hindi ko maubos maisip, Kuya Bono, kung bakit pinagtagpo-tagpo kami upang maging bahagi ng buhay ng bawat isa. Gayunpaman, kahit ano pang nakaraan namin ay lubos kong ipinagpapasalamat sa Diyos dahil bahagi sila
ng makabuluhan ko ng buhay ngayon dahil na rin sa aking anak na nagsisilbing inspirasyon ko at nagpapatatag sa akin sa anumang pagsubok pang darating sa buhay ko. Sana po ay naibigan nyo rin ang aking abang kwento ng buhay at pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Carol. Napakahusay mo rin magsulat, kahugot na Carol, at gustong-gusto ko ng style mo, ng atake mo. Liban lang doon sa pagkakamali mo na hindi rin namin napansin yung tungkol sa pagkakasunod-sunod yung magkakapatid. Since ikaw ang bunso, sinundan mo dapat si Belen. Sinundan ni Belen si Martin. At sinundan ni Martin si Kuya Lando, sapagkat si Kuya Lando yung panganay. At yung tanong ko na baka kasi ay napansin nyo rin makahugot, yung parang kulang sa paninindigan yung kanilang ama, yung papa ni Carol. At inamin niya sa akin na ganun nga, hindi lang niya masabi, pero ang kanilang papa ay gumagamit din ng droga kasama ng kanyang pangalawang asawa. Kaya yun ang nangyari. So, maliwanag na. Nakakalungkot yung dulo ng kwento mo at lahat ng naunang bahagi ng kwento mo. At bilib ako sa iyo sapagkat ngayon ay nakatindig ka pa rin at nasa ibang bansa pa nga at hinaharap ang hirap ng buhay ng pagiging domestic helper para sa inyong anak. Nakakalungkot din sapagkat sa totoo lang kinilig ako sa love story ninyo ni Totoy na nag-end lang ng nakakalungkot din. Kaya, believe ako sa katatagan mo. But still, God is so good to you sapagkat binigyan ka ng mabubuting kaibigan, lalo na kina Lisa at Mucha. I really love this story. It's really one of a kind, mga kahugot. I was deeply touched. And tama ka, wala pa ngang ganitong kwento. Dahil sa mga tauhan ng iyong kwento, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napagandang kwento, kahugot na Carol, at hangad namin ng katiwasayan ng isip mo, kapanatagan, kaligayahan, because you deserve it. At maliban sana sa anak mo at mga kaibigan mo, makatagpo ka pa rin ng kaligayahan na idudulot ng iba na magmamahal. Hindi ba? I do hope, huwag mo isara yung puso mo because you're still too young. At again, maraming salamat sa iyo. I cannot say anything more, kahugot na Carol. Maraming salamat na lang and God bless you more. Konting kapit pa sa Diyos, okay? At ngayon sa ating mga shoutout. Shoutout daw sa lahat ng nakinig sa part 2 ni Ruru, lalo daw sa mga nagbigay ng comments at pagpapayo sa kanya. Nabasa niya lahat. At natatakot lang mag-comment dahil, nako, bahala ka na nga. Anyway, thank you so much, Ruru, then for your time and your efforts for sending your part 2 sa Kahugot TV. Shoutout kay Corazon de Garcia of Talavera, Nueva Ecija. Ganun din kay Lizelle Gatan. Shoutout ang mahal kong asawa na si G. Garcia Tawagon. Salamat po yung Bono from Digma 87 of Bangkok, Thailand. Mike Arana, shoutout to you. Ganun din kay Teresa HK Vlogs. Shoutout po Kuya Bono sa misis kong si Rowena Mahinay na nasa shop namin sa Isas Computer Center from Richard Mahinay. Pabati po Kuya Bono sa mahal kong asawa na si Janeline Acosta de la Cruz from J. de la Cruz ng Gapan City, Nueva Ecija. Shoutout Kuya Bono from South Korea at kila Ruel Corcuera at Ann Lopez ng Singapore. Love you from Moises de la Cruz.
Shout out Kuya Bono from Tumawiri, Isabela, lalo na sa family ko. Pabati ng Advance Merry Christmas from Juvie Alapitan. Ashley Cortuna, shout out to you. At shout out Papa Bono, family Tandeja and Manzano in Ballesteros from Nerisa Manzano. And Peric Sion ng Pingtung, Taiwan. Shout out sa asawa ko, Marites Caliwan Sion. I love you 3 times a day. Bakit ko ingat ko palagi? And Teacher Jason, shout out to you. Shout out sa lahat ng pintor ng San Jose Rabisiha from Christian Campos. Pa-shout out po kay Bono from Lawi, Glamot, Ifugao at sa asawa kong si Rocky Rosan. Mula naman kay Emilia Chen Gatna. Shout out po kay Nanay Pong ng Talavera ng Rabisiha at kay Mama Elvin ng Caloocan, Manila from Mr. Pogi 96 of Gunma, Japan. Shoutout na rin kay Crisal Mendoza Jose from Mark Emil Munoz. Botina Serrano of Saudi Arabia, shoutout to you. Shoutout po kayo Bono, certified tagapakinig ko. As always, I'm G12 ABM student, Joy Nicolas of Santo Tomas, Alicia Isabela, salamat sa pagkikinig. At kay John Ibuyat, shoutout to you. At sa lahat mga tumutok sa ating programa, maraming maraming salamat ka mga kahugon. Sa mga hindi pa subscribe, please subscribe. Hanggang sa muli, and oo nga pala, Advance Merry Christmas and Happy Birthday sa kahugot natin si Carol on the 25th Christmas Day. And ano ba ito ngayon? 15. 3 days to go bago kasal ni Lisa. Happy Wedding Lisa and Roxon. And sana nanonood ka Lisa. I really want to meet you, three of you. Soon maybe. Maraming salamat again, Carol, at sa ng mga kahugot na umaantabay sa lahat ng bagong kwento ng ating channel. Maraming salamat. Stay healthy, kahugot. Stay safe and God bless us all. Advance, Merry Christmas! Kahugot, nais mo rin bang ibahagi ang iyong totoong kwento ng buhay at pag-ibig? Ngayon pa lang, thank you na sa'yo. Pero tandaan lamang ang mga sumusunod. Number 1, gamitin ang wikang Tagalog o Taglish at please lang, tama sana lahat ng spelling mo. Iwasan ang shortcut typing gaya ng style mo sa pagte-text gamit ang basic phone na dikipad noon. Number 2, huwag gumamit ng kahit anong uri ng emoji o emoticons. Hindi yun kailangan. Number 3, mag-type gamit ang Microsoft Word sa iyong computer or laptop o mag-download ng Word app at ito ang gamitin mo sa pagta-type ng kwento mo upang makita mo kung ilang words na ang natatype mo. Kasi, mababasa lang ang iyong kwento sa DKB kung ito ay naglalaman ng 5,000 hanggang 6,000 words. Kung mas mababa sa 5,000 words, mababasa ito sa SAT or Somewhere in Time channel. Number 4, kung maaari, maglakip ng picture mo or maikling video. Totoong picture o video mo ha? Kung pwede lang naman, okay lang kung mas gusto mong maging privado ang iyong itsura. Number 5, ipadala ang iyong kwento sa email address na dearkuyabono@gmail.com. Hintayin namin ang kwento mo kahugot. Salamat!